Hello at welcome back sa ating channel. This is Manganime at sa chapter 332 ay magsisimula na ang final art ng Black Clover. At dito ay magkakaroon na ng time skip na kung saan si Asta ay magiging Senior Magic Knight na, samantalang si Yuno ay Grand Magic Knight naman. Magpapakita na din si Lucius dito upang harapin na ang ating bida na si Asta, kaya naman huwag na natin patagalin pa, simulan na natin. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Bago natin simulan ito ay siguro din mo munang nakalike ka sa ating video, kaibigan, at sisimulan na natin kung saan ang huling eksena ay nagpakita na ang bagong kalaban ating mga bida na si Lucius. Sa simula ng chapter ay pinakita dito si Lucius ay pumunta sa 7th layer of Underworld kung saan makikita ang hari ng mga demonyo na si Lucifero. At dito ay makikita natin na mukhang nagkaroon ng labanan sa pagitan nilang dalawa dahil makikita naman sa katawan ni Lucifero na hiwa-hiwalay na ito. Sinabi ni Lucifero na maaaring natalo daw ang kalahating katawan niya kay Lucius, ngunit siya pa rin daw ang hari ng mga devils na kung saan nagtataglay siya ng pinakamalakas na maika sa buong mundo. Subalit tugon naman dito ni Lucius ay ang pinakamalakas daw na gumagamit ng maika sa buong mundo ay ang mga tao. At kasabay din ngayon ay kinuha nito ang puso ni Lucifero na nagdahilan ng kamatayan ng hari. So maaaring nangyari ang pagpunta ni Lucius sa Underworld, mga kaibigan, pagkatapos ng laban sa Spade Kingdom. So kung kinuha niya ang puso ni Lucifero sa Underworld at nakuha naman ni Adremelec ang puso ni Lucifero sa bundong ibabaw, sa malamang ay tuluyan na nga talagang namatay si Lucifero. Lumipas ang isang taon at tatlong buwan pagkatapos ng laban sa Spade Kingdom ay pinakita na si Asta ay binigyan ng special ceremony para sa kanyang promotion sa Magic Knight. At doon ay inannounce na si Asta isa ng Senior Magic Knight First Class. Sinabi ni Captain Pugilion na dahil sa pagkawala ni Damnatio ay tumagal ang paglilitis kay Asta dahil sa pagiging Devil Host nito at napabagal din ang pagbibigay ng award sa kanya. Kahit ng araw ba na pawalang sala si Asta ay marami pa rin daw ang hindi nagtitiwala sa paggamit ng Devil's Power. Ngunit kahit ganun pa man ay deserve pa rin daw talaga ng ating bida ang mabigyan ng award dahil sa kanyang mga ginawa. Tugon naman ni Asta ay masaya na raw siya na na-acknowledge siya ng mga kapitan at doon ay makikita natin na ang lahat ng mga kapitan sa harapan ng ating bida na masaya para sa kanya. Subalit may sinabi pa pala si Captain Pugilion na si Yuno ay isa ng Grand Magic Knight at sa totoo lang daw ay deserve naman din daw ni Asta ang parehas na titulo. Kaya naman na naging tugon ni Asta ay nakaka-frustrate daw na mas mababa daw siya kay Yuno, pero wala pa naman daw sa kanilang dalawa ang nakakakuha ng kanilang goal. Paiyak namang sabi ni Captain Rill na nabreak na raw ang kanyang record bilang isang pinakabatang Grand Magic Knight dahil kay Yuno. At habang nagkakasiyahan ang lahat ay biglang nilang hinanap ang Wizard King at maaaring nag-transform daw ito upang tumakas at makapaglibang na naman. Bigla namang nasabi ni Asta na nabalitaan niya daw na nominate sila Captain Nozzle, Captain Pugilion at ang kapatid nito na maging susunod na Wizard King. Tugon naman ni Captain Nozzle na nainto muna ang pagpapasya na yun dahil silang tatlo ay tinanggihan ng alok sa kanila. Wika naman ni Captain Pugilion na ang pakikipaglaban nila sa Spade Kingdom ang nagpa-realize sa kanya na hindi pa siya karapat-dapat sa titulong Wizard King at ang kanyang ate naman daw ay ayaw na may hassle sa buhay. Ang Spade Kingdom at Heart Kingdom ay malapit na makarecover sa pinsalang nangyari sa kanilang bansa at maaari daw na nasa kapayapaan ng kanilang kontinente sa ngayon, ngunit hindi dapat sila maging kampante dahil may mga kaganapan pa rin sa borde ng Clover Kingdom na involved ang mga devils. Kaya naman pinadala nila ang Golden Dawn Squad kasama si Yuno at ibang member ng Black Bulls. Nagpasalamat naman si Yami dahil pumunta raw ang lahat ng kapitan sa awarding ni Asta. Tugon naman ni Captain Jack ay hiwain niya raw daw si Asta pagdating ng araw. Bigla namang tumakbong bigla si Captain Charlotte sa hindi malamang dahilan. At napansin nito ni Yami na iba raw ang kinikilos si Captain Charlotte simula noong bumalik sila galing sa Spade Kingdom at napatanong kung may ginawa raw ba siya dito. Sumingit naman si Pinral na hindi raw ba alam ni Captain Yami na umamin si Captain Charlotte na mahal siya nito noong nasa bigit na siya ng kamatayan. At doon ay tumalikod na lamang si Yami dahil magsi-CR muna raw siya saglit. Habang nasa CR si Yami ay hindi ito makapaniwala na nainlove sa kanya si Captain Charlotte at hindi niya raw maintindihan ito dahil ang akala niya raw ay hate na hate siya nito noong paman. So kaya daw pala tumatakbo ito pag nagkakadikit sila ay naihiya ito sa kanya at magiging ganun na lang daw ba ito palagi. Samantalang biglang tumatawag naman sa kanya si Pinral
hospital at tinanong kung matagal pa raw ba siya dahil kailangan na raw nilang umalis. Sa kabilang dako ay pinakita naman si Asta na nakatingin kay Sister Lily at tila ba may gusto siyang sabihin dito. Samantalang si Noel naman ay simula raw na ma-realize niya ang feelings niya kay Asta ay lagi na lang daw siyang naiilang dito tuwing mag-uusap sila. At si Mimosa naman daw ay simula nung sinusuportahan niya si Asta ay lagi na lang daw niya itong iniisip. At doon ay sabay na pinakita ang dalawang babae na parehas nang iniisip kung wala daw bang magagawa sila sa kanilang nararamdaman. At doon mga kaibigan ay panipag-ibig nga ang nangyayari sa chapter na ito at shit, medyo kinikilig na rin ako dito. Samantalang si Sekre ay nakita sila Noel at Mimosa at may biglang binulong siya dito. At pagkatapos ay sobrang nagulat ang dalawa dahil nalaman nilang magkoconfess na si Asta at siguro ay naisip nila na isa sa kanila ang tinutukoy ni Sekre. Kaya parang natataranta sila na hindi umumawari ang kanilang ginagawa. Kaya naman ang tatlo ay nakasilip sa isang bintana at magiging marites upang makinig kila Asta. At doon ay inalok ni Asta si Sister Lily na siya ay pakasalan. Dahil sa naging 18 years old na raw si Asta, ay ito na raw ang huli ng pag-aalok niya at sisigarduhin niya raw na pasasahin niya si Sister Lily. At doon ay nagulat si Sister Lily sa kanyang narinig at nagpasalamat dahil naging nakakabilib raw na lalaki si Asta. Subalit humingi ito ng tawad sa ating bida dahil ang turing niya raw kay Asta ay isang nakakabatang kapatid kaya hindi raw siya magpapakasal dito. At doon ay nagulat sila Noel at Mimosa sa kanilang narinig at ang naging tugon naman ni Asta ay naiintindihan niya raw ang nararamdaman ni Sister Lily. Kaya naman ay i-witness daw ni Sister Lily ang kanyang pangako na hindi pa rin nagbabago hanggang sa ngayon na siya ay magiging isang Wizard King. At doon ay nangiti si Sister sa kanyang narinig at sinabing alam niya raw na magagawa ito ng ating bida. Habang nag-uusap ang dalawa ay bigla namang nagpakita ang Wizard King at binati si Asta dahil sa nakaabot siya sa kung saan siya ngayon, ngunit yun na raw ang katapusan. Ano na kaya ang mangyayari sa pagpapakita ng Wizard King kay Asta? May mangyayari kaya kay Sister Lily at tila ba ay binigyan siya ng eksena dito? Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag mong kalimutan mag-follow upang updated ka sa mga susunod pa nating episode. At bago tayo matapos ay shoutout sessions muna tayo.